Yon! At ari na nga, siglang-siglang ngayon ang hangin at pati yung papaya ko ay binuwal. Kainaman na, malapit nang bumulaklak eh, may usbong na. Pero ako hindi papayag ng basta yan, masasayang laang at ako'y may naisip na paraan. Aari gang gayong-gayo na lang at hindi mapapakinabangan. At dahil nga ang dahon ng papaya ay edible or pwedeng kainin ng tao man o hayop, hindi lang tayo sanay dito sa Pilipinas. Ay di para sa manok na laang, kaya naman ito'y aking ipe-ferment. At habang ako'y naggagayat, shout out muna aking kaibigan kong babaeng taga-Pampangang maganda, Miss Jing Kilumba. Nanaya po kayong Kapampanganing maganda. Ah, malago. Oh, bisamin eh. Eh, bago tayo lumaot, may shoutout ko pang isa. Shoutout sa lahat ng members, mga kaibigan ko ng Salt Restaurant Dubai UAE. Shoutout sa inyo. Mula po yan kay Idol Patrick Makatula. Balik po tayo dito sa dahon ng papaya kung paano ko siya pineferment dahil wala akong molasses. Asin lang po muna ang gagamitin ko at saka tubig. Bale, nasa mahigit isang kilo lang po yung nagayat kong dahon ng papaya at nilagyan ko lang ng 1 tablespoon ng asin at saka konting tubig, mga siguro 8 ounce na tubig. At iminix ko lang yan ng mabuti. Kailangan mix na mix para madistribute yung asin. Hinay-hinay lang po tayo sa asin dahil ang asin po ay isang critical na sangkap sa pagpe-ferment. Pag napasobra ito, medyo makakasama sa ating mga alaga. Lalo na po sa mga layers, maaapektuhan po ang mga shells ng kanilang itlog. Yun! Hanggang dito na lang ulit and God bless all!